Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumay inyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ng iyong dumadalangin sa bayan ay matapat mo nawang lingapit sa baybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito ay magkaroon kami ng kakayahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Sa lipi ni Benjamin ay may isang mayamang lalaki na ang pangalay Sis. Siya'y anak ni Abiel at apo ni Zeror na anak ni Bekorat at apo naman ni Afia. Mayroon siyang anak na ang pangalay Saul na nasa kanyang kabataan. Ito ang pinakamakisig at pinakamatangkad sa buong Israel. Minsan, nawala ang mga asno ni Sis, kaya inutusan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapin ang mga asno. Hinalughog nila ang kaburulan ng Efraim at ang lupain ng Salisa, ngunit wala silang nakita isa man. Nagtuloy sila sa Saalim, ngunit wala rin. Nagtuloy sila sa Benjamin, wala rin silang nakita. Nang dumating si Saul, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Iyan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Pahiran mo siya ng langis at italagang hari ng Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filisteo. Naawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan." Lumapit si Saul kay Samuel at nagtanong, "Saan po kaya makikita ang manghuhula?" Sumagot si Samuel, "Ako ang manghuhula. Sumama ka sa akin sa altar sa burol at magsasalo tayo sa pagkain."
Sa umaga ka na lang lumakad pagkatapos kong sabihin sa iyo ang gusto mong malaman. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at binusa ng ulo ni Saul. Pagkatapos, hinagkan niya ito at sinabi, "Binusan kita ng langis ng Panginoon upang maging hari ng Israel. Pamamahalaan mo ang kanyang bayan at ililigtas laban sa lahat niyang kaaway." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari o poon dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya nang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpala at pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong ipinagkaloob. Buhay na mahabat, walang pagkatapos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinakadakila mo ng iyong tulungan. Naging bantog siya at makapangyarihan iyong pinagpala. Nang pagpapala mong walang katapusan, nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang iskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit siya sumasalo sa mga publikano at makamakasalanan?" Narinig ito ni Jesus at siya'y sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyo, mga minamahal kong kapatid. Atin naman pong pasalamatan ng ating Panginoon sa mga biyayang ating natanggap sa mahal na pong Jesus Nazareno.
Tayo po ngayon ay nasa Sabado sa unang linggo sa karaniwang panahon at tayo po ay patuloy na nagninilay sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo kung paano niya po tinawag ang bawat isa sa atin upang lumapit, magsisi sa ating mga kasalanan. Nakarinig po tayo ng dalawang importanteng tauhan sa ating mga pagbasa ngayon. Yung una po ay si Saul. Yung pangalawang po ay si Levi o kilala sa pangalang Mateo. Ito po yung pagtawag sa apostol o kay apostol na Mateo. Pagtawag ng ating Panginoong Hesus upang sundin siya. Sa unang pagbasa po, paano ba dinescribe sa ating unang pagbasa si Saul? Siya daw po yung pinakamalakas, no? Pinakamagaling, makisig, matangkad, no? Ideal na ideal bilang isang hari, no? Itong mga panahong ito, ang bayang Israel ay humiling na sila'y magkaroon ng hari. Kaya naman, ipinagkaloob sa kanila ng Diyos si Saul bilang kanyang o kanilang hari. At yung kanyang physical features at yung kanyang kalakasan ay tamang-tama sa isang pagiging hari. In-affirm nga sila ng Diyos. So sabi ng Panginoon, nung makita nitong si Samuel, itong si Saul, no, through inspiration, sinabihan siya na yan, no, ang iyong lalangisa, no, papahiran ng langis. Siya ang pinili ko bilang magtatanggol sa aking bayan. Pero alam natin, hindi kalaunan, itong makisig at very ideal king sa bayang Israel, di kalaunan ay hindi magiging tapat sa Diyos. At ito yung magiging umpisa o dito magsisimula yung pagbagsak nitong Saul at pagkalugmok sa kasalanan. Sa ating mabuting balita, narinig naman natin si Levi o si Mateo. Alam niyo po, yung mga tax collector dati, kinaiinisan niyan. Bakit marami o kinaiinisan yung mga tax collector at bakit marami nagagalit sa kanila? Kasi sila ay tinuturing na makasalanan at traidor. At bakit sila tinuturing? Sila yung mga Hudyo, pero sila ay, itong mga taong ito yung mga Hudyo, pero sila yung naglilingkod sa mga Romano. Kaya traidor. At bakit mandaraya? Siyempre, sila yung maniningil ng buwis dito sa mga kababayan nila. Kaya anong tingin sa kanila? Nagtatrabaho sa mga Romans, nangongolekta ng buwis, hindi pantay mangolekta ng buwis, ng durugas. So ang tingin sa kanila ay makasalanan. Sila ay tinitignan din bilang kaisa ng mga publikano ng mga panahong iyon o yung mga tinuturing na makasalanan noong panahon ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, wala silang lugar, no, sa pananampalatayang iyon. Kaya nga, narinig natin ano daw yung reaksyon ng mga pariseyo, yung mga nandoon na nakitang nakikikain si ang ating Panginoong Hesus sa tahanan ni Levi at mga may kasama siyang mga publikano, no, question nila iyon. Bakit siya nakikikain sa mga makasalanan? Tignan niyo po, si Saul nag-umpisa ng mabuti ang kinilalagyan, nag-end ng hindi mabuti. Ito namang si Levi, maaring hindi maganda yung kanyang simulain, hindi maganda yung kanyang umpisa dahil siya ay nandaraya o hindi tumutupad sa kalooban ng Diyos. Pero tignan ninyo, may ibang plano ang Diyos. Maaring nasa sitwasyon tayo ngayon na hindi maganda. Pwedeng nasa sitwasyon tayo ng pagkakasala. O kaya naman, nasa kalagayan na tayo na hindi natin naman gusto. Pero, ang mabuting balita, mga minamahal kong kapatid, hindi pa tapos sa atin ang Diyos. Kung hahayaan lamang natin na yung kanyang kalooban sa ating buhay ay yung parating mananaig, hindi natin kailangan matakot. At hindi natin kailangan, no, o hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa. Bakit? Kasi
Kahit na gaano kasalimuot yung ating pinagdaraanan, nandyan at kasama natin ang Diyos. Kaya niyang ituwid. Kung nasaan man tayo, tinatagpo tayo ng Diyos at kaya niya tayong pagpanibaguhin. Sana po mga minamahal kong kapatid, yung bawat tagpo natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ay makapagpabago sa atin. Tulad po ni Mateo, alam niyo po ba, iniwanan niya ang lahat at sumunod siya sa ating Panginoong Jesus. At wari ko, hindi lang siya, yung mga kasama niya na tinuturing na makasalanan o nakilala sila o nakita nilang ating Panginoong Jesus at nakasama nila, siguro manghang-mangha sila. Bakit? Imbis na panguhusga, ano yung ginawa ng ating Panginoon? Sinamahan pa silang kumain. Eh kung ganun kaya yung gagawin natin sa mga kapatid natin na malayo sa Diyos, imbis na husgahan, yakapin natin sila at ilapit sa Diyos, hindi ba mas mabuti iyon kaysa tinitignan natin yung ating mga sarili na malinis at walang bahid dumis? Sabi ng ating Panginoon, hindi ako narito para sa mga banal. Nandito ko para sa mga may sakit ang kaluluwa. Yan po ang misyon ng ating Panginoong Jesus. Dalin tayo sa Panginoong Diyos. Kaya nga po, walang lugar ang pagiging makasarili. Walang lugar sa atin dapat ang pag-iisip na tayo lang ang mahal ng Diyos. Lahat tayo'y minamahal ng Diyos. Kaya nga dapat ang bawat isa sa atin ay nag-aakayan papunta sa ating Panginoon. Alam niyo po, napakaganda ng ating mga pagbasa ngayon. Kung kayo po ay dumalo ng banal na misa kahapon, alam niyo po ba yung reklamo ng Israel nung piniling bayan ng Diyos? Gusto nilang magkaroon ng hari. Imagine ninyo ha, ang Diyos ang namumuno sa kanila pero dahil sa inggit, gusto nilang magkaroon ng hari katulad ng mga karatig nilang bansa na meron din o pinamumunuan ng hari. Kahit na ang consequence nito, sinabi naman din kahapon ni Samuel, gagawin kayong alipin. Anong sabi ng bayang Israel? Okay lang. Handa kaming maging alipin. Basta may hari kami. Pero kanina, na ano yung narinig natin sa unang pagbasa? Ang Diyos pa mismo yung pumili para sa kanila. At ano ang dahilan? Upang ipagtanggol ng haring ito ang kanyang piniling bayan. Imagine ninyo, hindi galit at parusa ang tugon ng ating Panginoon sa mga hangarin nating hindi maganda, parating para sa ating kabutihan. Kahit na mali yung desisyon natin, o kaya naman tumahak tayo ng ibang landas, kaya pa rin tuwirin niya ng Diyos papunta sa Kanya. Ano lang yung kailangan natin gawin, mga minamahal kong kapatid? Patuloy lang tayong magtiwala sa kalooban ng ating Panginoon. At itong bagay nito, mga minamahal kong kapatid, sapat na upang magpasalamat sa Diyos. Hindi natin parating napapansin at nakikita, pero yung galaw ng Diyos sa ating buhay, yung Kanyang pagmamahal, hindi yan nababago. Hindi dahil sumusunod tayo, ginagawa natin yung tama parati. Dahil tapat po ang Diyos, kahit na hindi pa tayo tapat. Nawa po mga biyayang ito ay magdala sa atin, palapit sa ating Panginoon, upang iwasan na po natin yung mga bagay na naglalayo sa atin sa Kanya. Purihin at pasalamatan po natin ng ating Panginoon sa lahat ng biyayang ating tinatanggap. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at sila ay iligtas. Banal sa bawat panalangin po ang ating itutugon, banal na manggagamot, hipuin mo kami.
Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang ating simbahan naway makita bilang mapagpagaling na tahanan ng mga mahihina at mga makasalanan. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga nasa pampublikong tungkulin, naway isakatuparan ng malinis at tapat ang kanilang mga gawain. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga nagtatalaga ng kanilang sarili sa Diyos, naway ibuhos ang kanilang buhay sa Diyos at sa simbahan. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tingnan natin lahat ng may habag at pang-unawa. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating mahal na pong Jesus Nazareno ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din po natin ang lahat na nagpamisa, lahat ng humiling ng ating panalangin, at ang lahat ng kalalawas purgatorio. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ama naming nasa langit, gabayan mo ang mga pag-iisip ng mga tinawag mo upang gumawa ng mga mahalagang pagpapasya sa kanilang buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon, magpakailanman. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasa nang sa amin maging tunay na katawat dugo ng Diyos, Anak. Pagsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming limikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin na iyong pagbigyan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay na marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito ay aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilan sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikirapan.
sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel ni si awin ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagay niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabiring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman na kagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami i-Diyos lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan, ilayos lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananibigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo aming pananampalataya doon ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayo rin. Bigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal ang nawa tayo ng katawan ko ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugo sa daing ng mga aba at ihatid sa mga lukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag. Bigyang paningin ang mga bulag, dalhin ang nasa dilim sa may liwanag. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang
ka tumugo. Sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Ang inaapi at mga sinisiil ay hahanguin sa mga hilahil. Ipapahayag ang pagsapit ngayon ng tanging pagliligtas ng Panginoon. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugo. Sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugo. Sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. No greater love than yours, for you laid down your life. For friends you called your own, no greater love than yours, no greater love than yours. You took the bitter cup, became our bread and wine. No greater love than yours. Dakilang pag-ibig, wala nang darain. Handa mag-alay buhay, laan sa kaibigan. Inako mo ang kalis, tinapay ka ng buhay, alak ng kaligtasan, dakilang pag-ibig.
dakilang pag-ibig, wala nang darain, handang mag-alay buhay, laan sa kaibigan. Inako mo ang kadis, inapay ka ng buhay, anak ng kaligtasan, dakilang pag announcement, inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod: Lunes hanggang Huwebes at Sabado mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Biyernes at Linggo mula 5 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Pagkatapos ng umisa,
Wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, iniling namin kami pagbigyan. Pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo ko yung taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.